Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang official na Naoya Inoue nagpasalamat. At ang announcement ni Casemiro, pag-usapan natin yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. So official na nga po mga ka-Flash ang pagiging 2023 Fighter of the Year ni two-weight undisputed world champion na Naoya the Monster Inoue. Itong si Inoue nga po mga ka-Flash ang kauna-unahang Japanese boxer na maging Rings Fighter of the Year at unang Asian boxer matapos makuha ito ni Manny Pacquiao noong 2006, 2008 at 2009. Isa sa mga naging dahilan dito para maging 2023 the Rings Fighter of the Year si Inoue ay dahil tinalo nito ang former Unified Champion WBO-WBC Stephen Fulton at former Unified WBIBF Super Bantamweight World Champion Marlon the Nightmare Tapales. Sa pagkapanalo nga po ni Inoue sa nasabing award ay nagpasalamat ito na ayon sa kanya, "I am very honored to have been selected for the 2023 Most Valuable Player Award by the prestigious Ring Magazine. However, this also happened last year and I will work hard to show you an even stronger Naoya Inoue in 2024. Habang sa kabilang balita nga po mga ka-Flash, nasabi nga po ni former 3 Division World Champion Angas ng Pinas General Cuadro alas Casemiro ang patungkol sa kanyang susunod na laban o unang laban ngayong taong 2024 na ayon sa kanya ay abangan nga daw natin ito. Hello guys, hintay lang kayo sa announcement ng laban natin." Banat pa ni Casemiro sa kanyang isang post, "Hello White Dog, asan na mga bata mo dito? Akala ko malakas ka talaga, White Dog loser, Cuadro alas lang malakas." Dito nga po mga ka-Flash, sa bagong ranking ng Boxrec ay number 1 si Naoya Inoue, number 2 si Luis Neri, number 3 si General Casemiro, number 4 naman si Stephen Fulton at number 5 si Sam Goodman. Nawala nga po dito sa top 5 ang bata ni Sean Gibbons na si former Unified WBA, IBF, Super Bantamweight World Champion Marlon the Nightmare Tapales. Isa nga po mga ka-Flash, sa inaasahan at nasabi na rin mismo ng promoter ni Casemiro na si Masayuki Eto ng Treasure Boxing Promotion na ang makakalaban ni Casemiro bago makalaban ng The Monster ng Japan ay walang iba kundi si Teji Duhane na rank number 3 sa WBO habang si Casemiro ay rank number 4 na dito nga po mga ka-Flash ang paglalabanan nila dito ay ang title eliminator para maging mandatory challenger para kay Naoya The Monster Inoue. Itong si Teji Duhane nga po mga ka-Flash ay bata rin nga po ni Sean Gibbons na posibleng ibigay nito sakaling magkasundo ang dalawang kampo na alam natin mga ka-Flash na nililigawan nga po ni Sean Gibbons itong si Casemiro matapos makaamoy ito ng pera. Subalit kung hindi naman magkasundo mga ka-Flash ay posibleng ipag-utos ito ng WBO para sa title eliminator. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyan sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Dito laging bago, balitang boxing, laban na kasado. Di papahuli pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.